Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Eksklusibong sumama ang GMA Integrated News sa Maritime Domain Patrol ng AFP sa Pag-asa Island. Doon nasaksihan ang sinasabi ng AFP na napag-iwanan na ang Pilipinas pagdating sa pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Yes, Vicky, kaya nga ang mungkahi nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay gastusan na yung pagpapaganda sa mga lugar na hawak na ng Pilipinas. Ilang beses kayong pwede rin ma-interview yung anak ko? Kasama namin ang ilang sibilyan sa paglipad ng AFP Western Command para magsagawa ng isang maritime domain patrol sa Pag-asa Island sa kalayaan sa Palawan. Tulad nila Grace na 5 beses nang nagtangkang makasama. Kahit po gustuin man natin, sir, ang inaano po kasi nila yung panahon po. Gusto ko po si Papa. Bit-bit ng mga residente ang mga pangunahing pangailangan sa isla tulad ng mga gulay, kahit itlog. Sa aming pag-iikot, una naming nakita ang Kanduli Shoal at Hasa-Hasa Shoal na malapit lamang sa Palawan. Ito naman ang Rizal Reef o Commodore Reef na isa sa 9 na mga bahura o shoal na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. 1978 ang ideklara ng Pilipinas na isang munisipyo ang Kalayaan Island Group sa Spratlys sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596. Pero sa loob nito, may mga shoal o reef na okupado ng ibang bansa. Ang Malaysia, okupado ang Investigator Shoal o Pawikan Shoal. Ang Vietnam naman, okupado ang Bark Canada Reef o Mascardo Reef. Sa ere, tanaw ang mga aktibidad dito. Naglalakihan ang mga struktura, may mga truck at mga barko. Sa Calderon o Quarteron Reef na okupado ng China, kitang-kita ang mga tila lighthouse, mga kalsada at gusali. Katapat natin ngayon yung isa sa mga artificial islands na hawak ng China, yung Fiery Cross. At kung titingnan nyo yung mga pasilidad dito sa mga artificial island na yan, ay aakalain mo na mga syudad sila sa gitna ng Laot. At doon sa bandang kanan, makikita natin yung pulutong na mga Chinese vessels. Sa Kalayaan Island Group, pinakamaraming lugar ang okupado ng Vietnam na nasa 38, sunod ang Pilipinas na 9 at China na 7. Meron din ang Malaysia, Brunei at Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pag-iiwanan na ang Pilipinas ng ilang taon at dapat daw mas gastusan ng lalo ang pagpapaganda ng features na hawak ng Pilipinas. Sa di kalayuan, tanaw na ang Subi Reef na hawak ng China, na ang ibig sabihin, malapit na ang Pag-asa Island dahil magkalapit lamang ito. At sa aming paglapag sa paliparan, tuwang-tuwa si Adele dahil sa wakas, nakabalik na siya sa islang itinuturing niyang tahanan. Vicky, kahit yung mga komunidad dito ay kulang-kulang yung mga pasilidad para sa kanila sa serbisyo medikal at saka sa mga pangbata, no? Kaya umaasa sila na yung mga facilities dito ay mababago at mapapabuti rin. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Imbis na magbenta, baka lalo raw mag-imbak ang mga retailer dahil sa rise price ceiling na mauuwi sa shortage ayon sa ilang eksperto. Ang ilang retailer nga ay hindi pa rin masabi kung magbebenta ng pasok sa price cap kahit nakatanggap na ng mga ayuda. Yan ang Sunny Puwers ang tinutukan ni Ivan Mayrina at Maki Pulido. Sa ilang piling lugar pa lang tulad dito sa Navotas, namahagi ng 15,000 pesos na ayuda ang DSWD sa mga rice retailer na nalulugi raw dahil sa 41 pesos price cap para sa regular milled at 45 pesos para sa well milled. Pero ang ilang nakausap namin sa payout sa Navotas, hindi nagbenta ng bigas sa ganyang presyo. Tulad ni Lola Oshana na nagbebenta sa maliit na sari-sari store. Kung ibenta ko ng ganon, di sobra-sobra ng logi. Itatricycle mo pa, bubuhatin mo pa. Magagamit naman daw ang natanggap na ayuda pambili ng bagong stock ng ibebentang bigas. Pero hindi pa masabi ng ilan kung ibebenta nila ito sa price cap. Parang hindi. Mahirap kasi pag walang kita.
Sabi ng DSWD, dumedepende lang naman sila sa listahan ng DTI na hinihingan pa namin ng pahayag. Sabi ng economic managers ng gobyerno, naggulat na lang sila nang i-anunsyo ng Pangulo ang price cap sa bigas. Ang justification ng Presidente, under ideal market condition, hindi talaga mag-uwi ng gas. Pero suportado raw ng economic managers ang price cap, bagamat nakikita lang nilang tatagal ng isang buwan. Para mapababa ang presyo ng bigas, panukala ni Jokno, ibaba ang taripa ng aangkating bigas mula 35% sa 10% na lang. So, after the conversation, Congress will ask for the lowest. Parang di na raw natuto ang gobyerno, sabi ng Federation of Free Farmers. E kaya nga raw tayo nasa gitna ng krisis ay dahil sa bumabang rice production na bunga raw ng ibinagsak na taripa sa imported rice sa ilalim ng rice tarification law. We have become too reliant on imports, no? And now the solution is more imports at lower tariff, no? At dahil ang madalas lang naman daw ini-import ay premium na bigas, mga may kaya lang ang makikinabang sa pagbagsak ng taripa. Bababaan mo yung tariff niyan, sino ang makikinabang? Hindi naman mahihirap, no? And then mawawalan pa ng revenue ang government, tatamaan pa yung mga magsasaka. Sa Ilocos Norte kung saan itinampok ang imahe niya sa paddy art, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan mapalaki ang produksyon ng bigas gamit ang teknolohiya kasabay niyan. It is equally important for me that the farmer makes a good living. We will come together and bring it to market at an affordable price. Pero kahit kulang pang produksyon, nagpako na siya ng price cap. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos binigyan din sa isang pahayag na nagkaroon ng price cap nang walang konsultasyon sa economic team at ngayon nagkakagulo sa mga warehouse. Ngayon pinag-uusapan pa raw ang pagtanggal sa taripa sa import. Lumang istorya na raw ito para paniwalaan. Tila sarkastiko niyang pahayag, huwag na lang magtanim ng palay at mag-import na lang. Sa ginagawang ito, baka raw bumangon ng ama niya ngayong birthday nito para magdeklara ng martial law. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bago ang price cap, dapat inuna muna ang pagtanggal sa taripa, paghabol sa mga hoarder at fixer, at pagbuhos ang supply ng bigas ng NFA. Sa Kamara, sinabi naman ni 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee, na ang pagpapatupad ng price ceiling at mga raid na isinagawa ni House Speaker Romualdez ay nagbalik ng bahagyang kaayusan sa kalakalan ng bigas. Sabi pa ng ilang kaalyado ng Pangulo. Alam naman natin na with a price ceiling, sa pangmatagalan, hindi siya magiging effective dahil nga magkakosyon ng shortages. Naging value talaga ng ceiling is isa siyang signal sa ating hoarders na we're gonna go after you. Sabi rin ng NEDA Secretary General noong panahon ng Administrasyong Duterte, hindi epektibo ang price cap dahil sa magiging reaksyon ng merkado, partikular ang mga retailer. It's going to encourage, instead of selling them, they will hoard. It's an incentive for hoarding. Rice scarcity will be a problem. And then, as I've said, there'll be a lot of, hoarding and, The supply will be limited, the demand is strong, so you have a problem there. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pati sa bahagi ng Baho de Masinloc sa Zambales, nangaharang at nagpapadala ng mga radio challenge ang mga tauhan ng China. Itinataboy rin sila kaya dumadaing ang mga mangingis ng Pinoy para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. At yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Sa latest aerial patrol ng Northern Luzon Command, makikita sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ang nagpapatrolyang barko ng China Coast Guard. Yan ay kahit nasa West Philippine Sea naman, nasakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang Baho de Masinloc. May mga militia vessel ding namataan. Tuloy-tuloy po yung ating pagpadawa ng ating maritime patrols para maprotektahan po talaga natin yung ating territorial waters against foreign aggressors. Sa maritime patrol doon nung nakarang buwan, mahigit 20 radio challenge ang natanggap ng BRP Dato Sanday mula sa China Coast Guard. 2 beses din itong hinarang ng barko ng China. Pero nagtulong-tulong ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino para harangin ang mga barko ng China Coast Guard hanggang makaangkla ang BRP Dato Sanday malapit sa Scarborough Shoal. Chairman ng China,
Kuha ito ng mga gisdang si Ray nang huli siyang nagpunta sa Scarborough Shoal noong Hulyo. Hindi niya nakunan ang aktual na pangyayari. Pero naranasan daw nilang maitaboy ng mga tauhan ng China Coast Guard. Baka naman po, baka may, hindi po kami ayos, baka po try pa kami ng water cannon. Kaya po, napag-isip-isip po ng kapitan na umalis naman po kami. Nasa mahigit 120 nautical miles lang ang layo ng Scarborough Shoal mula rito sa Masinloc, Zambales. Pasok na pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sabi ng mga Pilipinong mangisda rito, parang sila pa ang mga dayuhan kung tratuhin at pagbawalan ng mga Chino sa Scarborough Shoal. Limitado raw sa labas ng bahura ang pangisda ng mga Pilipino dahil kontrolado raw ng China ang loob. Ang bahura pa naman ang nagsisilbing taguan ng mga mangisda tuwing masama ang panahon. Sila talagang kuan, hari. Kawawa kaming mga Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala ka, grabe. Kung saang sarili mong lugar ay ikaw mismo ang itinataboy at hindi yung mga dayuhan ang ating itinataboy. Ganun po talaga kadispirado ang nangyayari ngayon sa mga kasamahan po natin. Para sa GMA Integrated News, June Verasyon, Nakatutok, 24 Horas. Nakwestiyon sa Kamara ang inihingi ring confidential fund ng Ombudsman. Pero sa Senado, isang senador pa mismo ang gustong maglaan ng confidential fund sa isang kagawaran kahit hindi na ito binigyan ng Budget Department. Yan ang Sanib Puwersa ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Mav Gonzalez. Ayos lang daw sa Ombudsman kahit mas mababa ng 1.7 billion pesos ang inilaang pondo sa kanila ng Budget Department kumpara sa hiling nito. Bahagi niya ng 51 million pesos ng confidential fund na gagamitin daw ng Ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga reklamong katiwalian. Pero tanong ng isang mambabatas, paano raw nababantayan ang paggastos ng pondong ito? Ang utos kasi ng Commission on Audit o COA at Budget Department dapat iulat ng may supporting document sa Intelligence and Confidential Fund Unit sa ilalim ng COA kung paano ginastos ang confidential fund. Pero sabi ng Ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Tinanong din ng Ombudsman kaugnay sa rekomendasyon nitong sampahan ng graft charges ang ilang sangkot sa maanumalyang transaksyon sa Farmaly, pero hindi isinama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is said that he prevented some officials to attend the investigation. What is constitute evidence against the former president? By relating this order of the president for them not to attend the Senate committee hearings cannot be translated, Your Honor, into an activity that is where the president is directly involved in the purchase of the test kits, Your Honor. Natanong din ang Ombudsman tungkol sa mababang bilang ng mga naipapanalo nitong kaso, pero sabi ni Martires, hindi dapat dito ibatay ang pagtingin sa kanilang performance. Kung ang confidential fund ng ibang ahensya kinukwestiyon, sa Senado may nagtulak na bigyan ng ganito ang Department of Migrant Workers o DMW. Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat pugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibiktimize ay mga OFWs. Mas kailangan nila ang confidential fund. Are you in need of this? In the past, we have relied on law enforcement for the confidential funds. Humingi naman daw ng ganito ang kagawaran, pero hindi isinama ng Budget Department sa 15.5 billion peso na planong pondo para sa DMW. Kung magkaroon, pwede itong gamitin sa Migrant Workers Protection Bureau na tumutugis sa illegal recruiters. Hindi lang po local operations kasi ang paggagamitan nito. Meron din po kaming mga international operations na kung saan yung migrant workers offices namin ay dapat kasama din po namin sa pakikipaglaban-laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Kailangan din po nila ng confidential funds. Okay. Pero may agam-agam ang ilang senador sa confidential funds. If the bureau cannot do its part to function and indeed would ask for confidential funds, then
I have to be convinced first because this is just the first year of the implementation. I have yet to see the rationale and basis for it. Maging example tayo na civilian departments, do not need this. Dapat iwan na lang natin sa mga departments or agencies that are concerned in national security. Okay? Mr. Chair, so, yes, I will be bereft of my personal honoring of Sektuts if I don't put this on record that when she was alive, she was against also taking in confidential funds for the DMW because she believed that within our mandate and if we work with law enforcement agencies, we will be able to do this mandate. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat nga, bawasan pa ang mga ahensyang tatanggap ng confidential at intelligence funds. Tatalakayin muli sa susunod na linggo ang panukalang budget ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Lalong maaksyon ang iba pang video ng bago pero bigong pagharang ng China sa latest resupply mission sa Ayungin Show. Personal yang tinutukan ni Chino Gaston. Malinaw daw na pananagot ang adhikain ng China sa ginawa nitong pangaharang muli sa resupply mission patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. It is also very dangerous that these maneuvers are being conducted by China because it's very hard to control yung vessels, yung mga barko. So accidents may happen. Sabi ng AFP, ang mga ganitong gawain ng China dapat patuloy na maipakita sa buong mundo. What we are seeing is the mounting pressure against China because of their illegal and offensive actions in the West Philippine Sea. We are also making sure that the correct narrative is being heard by the international community. Isa ang GMA Integrated News sa Piling Media na pinayagang makasama sa resupply mission noong Biyernes. Personal kong nasaksihan ang nangyaring patintero sa dagat. Sa paulit-ulit na pangaharang ng mga barko ng China sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at ang ini-escorta nilang dalawang resupply ships. Ang BRP sindangan, mga dalawang beses hinarang bigla ng China Coast Guard. Kinat po tayo na alam natin labag po yan sa international na mga panuntunan patungkol sa safety ng paglalayag dito sa karagatan. So, hello! How are you? How are you? Sinubukan natin mag-communicate. Ni hao! Okay, makikita natin. Nagbi-video din sila sa atin, oh. Ganong kalapit. At, peace! Sa isang punto, halos bumanggana ang isang barko ng China Coast Guard sa BRP Cabra. Masyado nang malapit talaga itong Chinese Coast Guard ship. Pinipicturean pa tayo nitong mga tao dito sa kanilang barko. At ito na nga, hinahati na ngayon. Hinihiwalay na itong resupply ship mula sa atin. Samantalang sa tapat naman natin, sa mismong harapan, nandyan nakatapat at nagbabantay yung kanilang Chinese fishing militia. Sa kalayuan, dalawang barko ng Chinese Navy ang nagbabantay habang walang tigil ang pag-ikot sa himpapawid ng P-8 Orion aircraft ng US Navy. At habang nangyayari ang lahat na ito, walang tigil ang palitan ng radio challenge ng Philippine at Chinese Coast Guard. To China Coast Guard 21616. This is Philippine Coast Guard vessel. BRP Sindangan, MRRB 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Philippine Coast Guard vessel 4407. This is China Coast Guard vessel 5305. In a spirit of humanism, we will only permit the entry of your vessel carrying food and other necessary living materials and the rotating personnel to the illegally grounded vessel 57. Habang nakikipagpatintero ang Philippine Coast Guard sa mga barko ng China, nakapuslit ang dalawang resupply vessels at naiload ang pagkain at ibang gamit ng mga sundalo. Tanghali noong Biyernes, natapos ang buong misyon. Tapang at paninindigan ng baon ng mga Pilipino tuwing nagsasagawa ng misyon sa Ayungin Shoal at iba pang parte ng West Philippine Sea,
sa harap ng mas malalaki at mas maraming barko ng Chinese Coast Guard. Isang tungkulin na kailangang gampanan kahit ibig sabihin ay tatapatan ng isang global superpower gaya ng China. Mula rito sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dalawang sama ng panahon ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasabay niya ng patuloy ring pag-iral ng habagat na ayon sa PAGASA ay posibleng lumakas ulit sa mga susunod na araw. Yung unang low pressure area ay nasa labas ng PAR at huling nakita sa layong 2,885 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo at hindi rin inaasahang papasok ito sa ating boundary. Ang isa pang LPA sa loob naman ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 860 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sabi ng PAGASA, hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Pero maging bagyo man o hindi, palalakasin ito ang habagat. Apektado ng trough o extension ng nasabing LPA ang extreme northern Luzon, habang yung habagat at localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin bukas, lalo na sa hapon at sa gabi. May malalakas na ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Region, pati ang Central Luzon. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bukas. Posibleng malawakan at malalakas ang pag-ulan pagdating ng hapon, kaya mag-iingat pa rin at huwag ho ninyong kakalimutan ang inyong mga payong at kapote. May pag-ulan din sa Visayas bukas. Umaga pa lang, asahan na ho yan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Negros Provinces. Pagsapit naman ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin at kasama na dyan ang Western Visayas, pati ang Cebu at Bohol. Sa mga kapuso natin sa Mindanao, patuloy pong maging alerto lalo na't magpapatuloy ang mga pag-ulan bukas. May heavy to intense rains katulad ng mararanasan sa Zamboanga Peninsula at Soksarjen. Maging handa ho sa pagbanta ng baha o pagguho ng lupa. Dahil katulad ng nangyari sa South Cotabato kung saan nagka-landslide matapos ang malakas na buhos ng ulan. Natabunan ng mga natumbang puno at makapal na putik ang ilang kalsada. May mga lugar din na binaha kaya hirap makatawid ang ilang residente at motorista. Ayon sa PAGASA, dulot ito ng habagat na nakaapekto pa rin sa Mindanao. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, may nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo bukas. 40 sentimo ang itataas ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng gasolina, 20 sentimos ang imamahal. Magtataas din ng 20 centavos kada litro ng kerosene ng isang oil company. Wala pang abiso ng taas presyo ang iba pang oil company. Literal na walang bitawan sa extreme sports na aking sinubukan for this episode. Pero uunahan ko na kayo. Mapapanood nyo akong paulit-ulit na sosoplak sa tubig. Eh, kayanin ko kaya itong wakeboarding? Tara, let's change the game! Hey Game Changers! For this episode, masusubukan ang ating endurance, balance, and patience. Dahil for this episode of Game Changer, susubukan natin ang wakeboarding! Considered as an extreme sport, kailangang makaride at makabalanse ang rider sakay ng wakeboard. Pwedeng hatak-hatak ito ng motorboat or in our case, ng motorized cable. At ang magtuturo sa atin, none other than ang 5-time wakeboarding national champion and the first Filipino to rank second in the World Wakeboard Championships, Raf Trinidad! Nakamit ni Raf ang second in the world title nang mapalanunan niya ang silver medal sa 2019 World Cable Wakeboard Championship in Argentina. That was one hell of an experience nung naging second in the world ako. Nobody expected it. I mean,
I'm super sure na everyone who I competed with were shocked din. At kung may tip na raw si Raph sa mga aspiring wakeboarders, if you fall 7 times, get back up 8. Let's get to it! To start our wakeboarding lessons, pinasubok muna sa akin ni Raph yung tinatawag nilang Little Bro Cable na perfect for beginners. Make sure na both your toes are up. So up. Always toes up. Okay. And then keep your knees equally bent. Warm up pa lang kasi guys. Dahil sa aking next try. Clean back. Yan. Nice. Let's go. Kaya naman pala eh. At dahil nakuha ko na rito sa beginner cable, it's time to level up. Subukan naman natin sa main cable, ang big bro, na mas malakas ang hatak. Chest down, knees bent, arms in front. 3, 2, 1, begin! At dito na nga nagsimula ang kalbaryo ko, mga kapuso. So naka 100 tries na tayo. Dami tayo nainom na tubig. Yung tendency ko, sabi niyo. Pinupulil ko yung sarili ko kasi pumabagsak ako. Pero sabi nga ni Raph, we gotta get back up. And get back up we did. Initially frustrating kasi siyempre pakiramdam mo, bakit ko inuulit-ulit yung mistakes ko. But once you're there and once you're standing up, yun ay masarap pakiramdam, cruising ka na nun. Just like any other sport, we can always push ourselves however challenging or frustrating it may be. Sabi nga sa atin ni Raph kanina, fall down 7 times, stand up 8. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Formal lang iginawad ng Amerika ang dalawang barkong pandigma na donasyon nila sa Pilipinas. Silipin niya sa pagtutok ni Cedric Castillo. This is, to me, irresponsible behavior on the part of the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right here. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. kasunod ng pinakahuling insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard sa resupply mission para sa mga Pilipinong sundalo na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Sinabi niya yan kasunod ng commissioning ng dalawang barkong pandigma na donasyon ng Amerika sa Pilipinas. Pinangunahan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at ni Defense Secretary Chudoro ang commissioning at christening ng dalawang barko na pinangalan ng BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa at isinunod sa dalawang founding members ng Katipunan noong panahon ng Kastila. Ang dalawang Alvarez-class patrol vessel, ginamit din noon ng U.S. Navy sa pagpapatrol sa Arabian Gulf sa Middle East. Kahit sino pong gusto tumulong sa atin sa ilalim ng prinsipyo of a rules-based international order at hindi lang po welcome ay ang mga hindi po sincero na makikipag-usap po sa atin dito naman sa usaping pang-depensa, hindi po sa usaping pang-diplomasya. Ayon kay Ambassador Carlson, sa buong Indo-Pacific region, Pilipinas daw ang tumatanggap ng pinakamalaking military assistance mula sa US. Patunay daw ito ng anyay ironclad o matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Inengganyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo na maging aktibo muli sa politika. Ayon niyan kay Senador Bongo. Sa larawang inilabas ng senador noong Sabado, kitang magkakasama sila ni na Arroyo at Duterte. Gayun din ni na dating Executive Secretary Salvador Medjaldea at dating Senate President Tito Soto. Pagbabalik tanaw at masayang kamustahan daw ang nangyari sa nasabing pagtitipon. Kontrobersyal ngayon ang direktiba ng DepEd na baguhin ang titulo ng isang paksa sa curriculum ng grade 6.
Imbes na diktaduryang Marcos, tatawagin na lang itong diktadurya, bagay na tinawag ng ilang grupo na tangkaraw para baguhin ang kasaysayan. Sabi ng DepEd, hindi pa rin naman daw pinal ang direktiba. Nanataon pa naman ilang araw bago ang 51st anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. At nakatutok si Mark Salazar. Bahagi ng kurikulum ng mga estudyante sa grade 6 ang bahagi ng kasaysayan noong panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang titulo nito, Diktadurang Marcos. Pero nag-viral ngayon ang memorandum na ito mula sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd noong September 6. Sa memo, ipinagbigay alam ng Bureau of Curriculum Development ang kanilang pagtalima sa direktiba na baguhin ang titulo mula Diktadurang Marcos ay gawing diktadura na lamang. Ang DepEd kinumpirmang totoo ang memo. I confirm that indeed there was a letter that was sent to the Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching. This was made by our Bureau of Curriculum Development specialists. This was submitted to my office and then forwarded to the Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching. Ang memo na yan inilabas ilang araw lang bago ang 51st anibersaryo ng deklarasyon ng martial law na sinasabing nauwi sa malawakang paglabag sa karapatang pantao sa bansa noong panahong iyon. Kaya naman ganun na lang ang pagtutol ng ilang grupo. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, tangkaraw ito para baguhin ang kasaysayan. Insulto rin daw ito sa mga biktima ng human rights violations noong martial law. Ganito rin ang sabi ng ilang mambabatas. Naniniwala ang kabataan na hindi dapat malimot ng ating kolektibong pag-alala na ang panahon na ito ay isang diktadura. Kaya kada taon ay masugid din ang ating panawagan para manumbalik ang pag-aaral ng kasaysayan sa high school at mas paghusayin pa ang pagtuturo nito sa elementarya nang hindi nakabaluktot ang naratibo. Sinagot ito ng Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Hindi po yan revisionism because ultimately and inevitably in the discussions of these, it will always lead to sino ba ang nagpatupad dito. Hindi rin daw pinagbabawalan ang mga guro na banggitin si Ferdinand Marcos Sr. kung martial law at diktadura naman talaga ang topic. Pinabulaanan din ng DepEd na may pressure sa kanila para tanggalin ang salitang Marcos sa topic outline ng grade 6 syllabus. It is purely an academic discussion. The stand of our specialists. At the same time also, we're saying that we acknowledge that, but that there are other considerations that we have to take into account as we decide on certain issues. Hindi pa rin daw pinal kung tatanggalin na nga ba o hindi ang salitang Marcos sa topic outline na Diktadurang Marcos. Sa September 18 pa naman matatapos ang pilot period ng bagong matatag curriculum ng DepEd. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagahin ng civil complaint ang GMA News anchor at host na si Atom Araulio laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at Jeffrey Celis. Kaugnayan sa umano'y serya ng pag-atake at paninirampurin ni Badoy at Celis kay Araulio at kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media at programa nila sa telebisyon. Tinawag din umano ng dalawa na anak ng aktibong CPP Central Committee leader si Araulio at makailang ulit umano siyang ni-red tag. Sa isang pahayag, sinabi ni Araulio na walang basihan ang mga paratang sa kanya ni Celis at Badoy at anya'y isa umanong bahagi ng panggigipit sa malayang pamamahayag. 2 milyong pisong danyos ang hinihingi ni Araulio sa civil complaint. Sa isa namang Facebook post, hinamon ni Celis si Araulio na kundinahin ang terorismo at mga gawain ng CPP, NPA, NDF sa mga mamamayan bago magsampar ng reklamo. Sinisika pa naming kuwana ng pahayag si Badoy. Handa na ba kayong maging breathless sa kilig at sa aksyon ng love story ni Nacarding at Monique? Dahil in just a few moments, mapapanood na ang pilot episode ng inaabangang TV remake ng 90s film na Maging Sino Ka Man. Kaya makichika na tayo live kay Nelson Canlas. Nelson! Yeah, nandito tayo sa mismong set ng Maging Sino Ka Man at ilang minuto na lang ay makakapasok na tayo sa mundo ni Monique at Carding na puno ng aksyon at kilig. Pero bago yan, alamin muna natin what to expect
sa premiere, sa world premiere ng serye. Unang sabak pa lang daw ng serye, i-expect na ang matinding aksyon ngayong gabi. Mapapanood ng 15-minute uncut scene ng pakikipaglaban ni Carding played by David Licaoco habang nasa isang trailer truck. Dugot pawis daw ang naging puhunan ni David sa eksenang ito. I think itong teleserye na ginawa namin, talagang pinaghirapan namin, and I think this will give them different emotions, kaya dapat nilang abangan. Proud ang bumubuo ng produksyon dahil marami raw nagtulong-tulong para mabigyang buhay ang 1991 hit film ni Sharon Cuneta at Senator Robin Padilla sa telebisyon. Mapapahanga at mapapaibig di lang sa love story ni na Carding at Monique. Abangan din daw ang maraming karakter na magbibigay kulay sa kwento ng maging sino ka man. Because I remember I worked with Robin before, my first movie was with him. Tapos now magkausap nga kami, and then we're very excited na mabubuhay yung song, mabubuhay yung movie na way maalala ng tao. Sa palengke ang location ng serye ngayong araw, at kahit saan magpunta ang barda, damang-dama nila ang Kapuso Love. Na nakakatuwa nga dahil ngayon na nasa taping po kami, sobrang dami pong tao na nanonood ngayon, kaya nakakatuwa kasi ramdam namin ng warm reception ng mga tao. And hopefully lahat din sila manood ng maging sino ka man. Guys, manonood ba kayo ng maging sino ka man mamaya? Itong tanong, maglalayag ba ang barda ship ngayong gabi? Maglalayag ang barge. Ang barda barge. But definitely yes, makikita na mamayang gabi si Monique at si Carding. Iya, kasama ko ngayon sina David at Barbie Eyes. Si Barbo pala kasi ang pogi eh. Pero alam nyo, this is the first time na magkakaroon ng love team ang barda na kayo ang bida. Meron ba kayong message para sa isa't isa? Ay, nasa TV na tayo. Message mo sa akin! I'm really, really proud of you dahil na syempre dahil sa maging sino ka man. Imagine mo, nasa Maria Clara and Ibarra lang tayo, tapos nandito na tayo, maging sino ko man lang. So I'm just really proud of you, and can't wait to see what's in store for you, and ang galing mo. Oyo! Ako naman, ang message ko para sa'yo, you've come a long way since Maria Clara at Ibarra, and I'm so proud of you as well, dahil talagang dedicated ka talaga sa role ni Carding, kaya excited na rin ako para sa mga Kapuso natin na makilala ang bagong Carding. And I can't wait to share the screen with you again, partner. Thank you very much. Thank you. Direk sa'yo, may Iya, kasama namin ang buong palengke ngayon. Sabay-sabay kaming manonood ng world premiere dito. Sama ka na rito. I'm sure it's going to be a wonderful pilot episode. Salamat guys, maraming salamat Nelson Canlas, at magandang gabi dyan sa mga kabarkada ni katropa ni Carding dyan sa likod mo. At yun yung mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Kiyan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga Kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.